sikat sa netizens ang half-British na tindera ng palamig na si Kristine Hammond. Pero bukod sa kasipagan sa pagtitinda, isa rin siyang determinadong estudyante. At ang kanyang galing sa paglalaro ng volleyball, ginamit niya para maging scholar. Sinama namin si Kristine para panoorin ang Queen Eagle na si Eliza Valdez. Siya ang kanyang paboritong volleyball player. At si Kristine na nangarap na maging kasing galing at kasing sikat din ni Eliza para karap. Isa sa pangarap ni Kristine ang mapanood ng live ang kanyang idolo. Pero ang mas kinatumahan niya, ang makilala ng personal, si Eliza. Sa ngayon, punong-puno ng inspirasyon si Kristine. Nanginginig ako! Lalo na, at may regalo pa sa kanya si Eliza. Kaya sobrang saya ko, tapos nakaka po yung firma niya sa sapatos ko. Tapos sabi nga ng coach ko, gusto mong gumaling, kumuha ka ng inspiration. Eto, nakuha ko ng inspiration ko. Parang wala, sobrang mas gagaling ako. Kung nag-uumapaw ang saya ni Kristine, higit ang nararamdaman ng kanyang nanay na si Mommy Chris. Thank you. Can I? Masaya kasi natupad yung dream niya. Very proud. Kita ko nga yung habang naglalaro sila, parang nakikita ko yung apelido ko daw nandun na sa para nakikita ko yung, yung last name niya to sa mga sa uniform ng ng mga player. Sana. I love you so much. Ayok kayo. Sa kwento ni Mommy Chris, naniniwala siyang maswerte siya sa anak. Noon kasing naghiwalay sila ng British niyang asawa, naintindihan ito ni Kristine kahit nalubos ang kanyang pangungulila sa ama. Ano reaction? Na na, nalungkot, umiyak. Pero natanggap na rin. Very close kasi siya sa tatay niya. Kahit nung baby pa siya. Kahit nitong lumaki na siya, talagang naalala ko nung last uwi ng tatay niya. Nag-bonding sila, nag-swimming sila dyan sa clubhouse lang. Talagang kahit yung picture niya na yung nag-swimming sila, no, nayakap-yakap siya. Talagang nakasave sa niya yun. Hindi raw laging nakapagpapadala ang tatay ni Kristine. Kaya ang pag-aaral nila ng magkapatid nakasalalay sa kanilang educational plan. Pero ang problema, nalugi naman ito. Kaya kinailangang lumipat ni Kristine at kapatid na si Kendrick sa ibang paaralan. Paano mo tinanggap yun? Yung... Mahirap kasi para sa akin kasi nanay ako. Hindi ko mabigay yung gusto ng anak ko. Hanggang ngayon parang nahihirapan pa rin akong mag-ano. Kasi nga, kung hindi dahil doon, hindi magiging ganito yung buhay namin. Kapag naiisip ko, minsan, umiiyak pa rin ako. Nahihirapan pa rin ako, pero move on. Maswerte mo naman kasi naunawaan niya ng mga anak mo. Oo, yun lang talaga. Oo. Lalo yung panganay ko. Gumagawa talaga siya ng paraan para katulad niyan sa school niya. Hi kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Para sa isa't isa.